Sa isang lipunang sagrado ang tingin sa kasal, karaniwang hindi tanggap ang mga tinaguriang o ang tinaguriang the other woman. Paano nga ba ang kanilang buhay? Yan ang siniyasat ni Maki Pulido on assignment. Mamamatay ako pag kinuha mo sa akin si Alex. Ipalilibing kita. I just kept trying to convince myself na baka piliin niya ako. Pero sa'yo pa rin siyang umuwi. Ang buhay ng mga kabit o other woman ng kanyang mga kaibigan ang pinaghugutan ng inspirasyon ng manunulat na si Julie Yapdaza sa kanyang aklat na Etiquette for Mistresses. Bagamat hindi niya sinasabing tama ang pagiging isang kabit, pero hindi rin may kakaila na marami ang nasa ganitong sitwasyon sa ating lipunan. Una, huwag daw umastang parang ikaw ang asawa. Hanggang dyan lang siya, number two. He will never leave his wife, divorce his wife, in order to marry her. Take that out of your head. It will not happen. Tanggapin din daw na hindi ikaw ang kasama tuwing espesyal na okasyon. Ika nga ni Daza, ang kabit ay isang holiday orphan. At higit sa lahat, you must get a life. Have your own life. And maybe if you have your own life, you might not need a married man to be your lover anymore. Home wrecker kung sila'y ituring. Hindi may kakailang negatibo ang tingin sa mga other woman. Sagrado raw kasi ang konsepto ng mga Pilipino pagdating sa pamilya na binubuo lamang ng tatay, nanay at mga anak. Walang lugar para sa other woman. Ayon sa pananaw ng isang Kristiyanong lipunan, pwede siyang pagtawanan, pwede siyang ituring na hindi kasali, o pwedeng ituring nating masama. Si Lorna, hindi niya tunay na pangalan, sanay na raw sa pangungutya ng ibang tao. Pangwalo na raw siya sa mga kinasama ng kanyang nobyo. Walang pakialam kahit anong sinasabi na dyan sa labas. Alam ko napapahiya na ako dito sa lugar na to. Alam ko mahal na mahal niya naman ako, mahal na mahal din niya yung bata. At sa mga tulad ni Lorna na nagbunga ang pag-ibig sa isang talina, madalas itanong kung may habol nga ba sila sa ilalim ng batas. Lahat ng mga bagay na hindi makakabuti sa pamilya, tatry gawin ng batas na ipadiran. Diba? Kumbaga parang nabigyan ng pahirapan ang mga ganyan sitwasyon para hindi gawin ng mga tao. Iba-usapan naman daw pagdating sa responsibilidad ng isang ama sa kanyang anak. Illegitimate man itong maituturing. Kung bibili naman daw ng pag-aari ang nagsasamang hindi kasal, hindi ito maituturing na conjugal property, kaya kailangang malinaw kung sino ang nagbayad ng ano. Yun ang masaklap, di ba? Parang magiging walang kwenta, walang saysay yung pagsasama namin kahit gano'n namin kamahal yung isa't isa. Hindi naman ako babalik-balik dito kung hindi ko siya mahal . Gaya ng iba, simple lang daw ang hangad ng tulad ni Lorna na umibig kahit pa siya'y may kahati. Pero sa huli, iisa lang naman daw ang solusyon sa problema. Ang matutong maging masaya nang hindi naghahanap ng kalinga ng iba. Maki Pulido, GMA News.